What's up, guys? It's Rian with the letter R, your fourth-year architecture student studying in De La Salle, Das Marinas. And kung marunong na kayong mag-drawing manually, for today's video, I will teach you guys how to draw in AutoCAD. Let's go! YouTube. I'm so happy to be here again. Hello sa inyong lahat. Huwag niyo muna pansinin yung pader dito. And on-ring trivia lang. Nangyayari daw yung mga ganyang klaseng pader. At siguro nangyayari din yan sa mga bahay niyo. Yung namumuti-muti siya. Kapag hindi natitreat ng maayos yung mga pader natin. Solusyon sa kanya ay lalasunin niyo daw muna dapat yung pader. Usually, kapag kasi hindi alam yon ng mga nagagawa sa bahay natin, ganyan yung nangyayari. For today's video, tuturuan ko kayo paano gumamit ng AutoCAD. I know it's very overwhelming at first, pero huwag yung iisipin na mahirap kasi pag inisip nyo na mahirap, hihirap talaga siya. Mindset. Andito ngayon yung laptop ko sa harapan ko. Papakita ko sa inyo yung mga basic lang muna na parts ng AutoCAD. Ribbon tab siya. Ito, mga tab siya, guys. And ito naman, mga panels yung tawag sa kanya. So ngayon, magpo-focus lang tayo dito sa drawing panel. Next time na yung modify, annotation, layers, block, properties, whatsoever. Ngayon, ito din yung commands tab, commands bar, kung ano man yung tawag nila. Basta nandito yung mga listahan ng commands na pinaggagawa natin sa AutoCAD. At ito namang nandito sa baba ay tinatawag natin na status bar. So, yung mga parts na all around talaga sa AutoCAD. So, nagagalaw din talaga tong mga to. Sa una, dyan ako nagkakamali-mali. Mga hindi ko alam nung nagsistart ako mag-AutoCAD. Kasi I was not blessed to have an AutoCAD class nung senior high ako. Kaya bago ko mag-Archi, sinef-study ko siya sa YouTube. So, eto kasing symbol na to, guys, is ortho mode siya. Ibig sabihin lang, whatever na lines na mga gawin nyo dyan, gagalaw lang siya sa X and Y axis. So, walang mga diagonal. Kapag ito naman ginamit nyo, yung parang may angle dito, ayan, may mga degrees siya dyan na makikita nyo. So, kung gusto nyo, yung mga lines nyo is 45 degrees, 90 degrees, 135, maglalock siya doon sa mga degrees na yon. So, later on, papakita ko sa inyo yan. Lang yung madalas ko din ginagamit, yung snap cursor. Magsa-snap siya sa cursor. Kasi kapag walang snap cursor, hindi niya na de-detect kung nasaan yung dulo ng mga lines na ginagamit nyo. Pero kapag may mga snap cursor tayo, guys, madedetect niya kung nasaan yung end point, yung midpoint. Papadali ang buhay nyo, hindi kayo maliligaw. Itong mga to be honest, hindi ko po siya ginagamit masyado para hindi ako mahilo. Pag masyado ka maraming iniisip, wala ka nang nagagawa. So, dito muna tayo sa drawing panel. So, number one is yung line. Line is literal. Huwag na natin pakomplikaduhin. Line lang talaga siya. And switch muna tayo sa ortho mode. So, gagalaw siya X and Y axis lang. Kapag nag-switch kayo dito sa mode na to, ay gagalaw siya. Ayan, naglalock siya. Nakikita nyo, naglalock siya dun sa mga degrees na nakaset. Gamit ko po kasi ngayon ay naka-millimeter ako. 1 meter is equals to 1,000 millimeters. So, kung gagawa ako ng 10 meters na pader, ibig sabihin nun ay 10,000 millimeters siya. Pinindot nyo tong line, tatype lang kayo agad dito sa keyboard nyo na 10,000. Ayan, nade-detect na yan. So, ngayon, yung pag-ento niya, kunyari, is by 5,000, 10,000, 10 meters, 5,000. Pag-drawing na kayo sa AutoCAD. Okay! So, ngayon, ano pagkakaiba niya sa polyline? So, minsan kasi, gagawa tayo ng linya sa AutoCAD na sa una, gusto natin magkakahiwalay pa lang. For example, sa floor plan, nalaman niyo, eto sukat niya is 8,000, tapos ganyan, tapos pa ganyan. Yung mga irregular ba, di ba pag dinrawing mo siya isa-isang linya lang. Sinabi nating polyline, guys. Sa umpisa, isa-isang linya nyo siya idodrawing. Pero, kapag dinuktong nyo siya, pag sinelect nyo yan, iisang object na siya. Hindi katulad na itong line kanina na ginawa natin, hiwa-hiwalay yung object niya. So, later on, magagamit natin yan sa paggawa natin ng mga floor plan, ganyan. And syempre, mas maganda din minsan, di ba, kapag polyline na siya kasi hindi siya makalat. So, next natin is circle. By the way, under na itong mga circle, mga under pa itong mga nose pa siya under that. Pero hindi ko na yan masyado ginagalaw, to be honest. So, eto kasing circle, naka-default siya. Siguro naman alam natin yung difference between radius and
diameter. So kapag sinabi nating radius, susukatin niya yung circle from the middle of the circle hanggang dun sa dulo ng circle, kalahati lang. So kung gusto natin yung circle natin, ang kalahati niya is ang sukat 6,000. So ayan, ibig sabihin niya yung sukat niya from the center to the end ng circle is 6,000 or 6 meters. So ngayon, kapag pinalitan niyo naman to, gusto niyo diameter siya 6,000, diameter na siya, kabuuan na siya ng circle. So ganyan yung magiging itsura niya, guys. 3,000 lang yung radius niya kasi nga 6,000 yung diameter. Arc, ayan. Ito, wag na natin pahirapan ang ating mga buhay. Arc lang siya literal. Ayan. Very useful to kapag gumagawa ka ng mga curves na plano, gusto mo kurbado yung pader mo, ganyan. So, dun ko lang talaga siya madalas ginagamit. And binsan, kapag may mga gusto kong i-customize ng mga furnitures, ayan, ginagamit ko din tong art na to. So, next one is rectangle. So, itong rectangle natin, literal rectangle lang talaga. Pero syempre, as architecture students, madalas tayong gumagamit ng mga dimensions. Kaya dito sa command bar natin, may makikita kayong area, dimension, and rotation. So, try natin gamitin yung dimension, guys. Nakalagay dito, specify the length of the rectangle. So, itatype nyo lang literal sa keyboard nyo, 1,000. Ayan, 8,000. Tapos, in-enter nyo, type ng number, enter. And then, specify the width naman. Kunyari, 6,000 yung width. So, ayan. Automatic na yon. Lalabas na yung rectangle nyo na 8 by 6 meters. Pwede nyo din tong i-adjust-adjust. Ganyan. So, kunyari, pag ganyan siya, pwede kayo mag-type sa keyboard nyo ng 2,000. Ibig sabihin nun, i-extend nyo siya ng 2,000. Ito namang eclipse. Halos parehas lang din siya sa paggawa natin ng circle. Sukat din siya from the middle of the ellipse papunta sa dulo ng ellipse. Pull ganyan. 10,000 type natin. So, enter lang natin. So, ito naman yung kakailanganin ng sukat. So, magta-type lang din kayo dyan. Kunyari, 6,000 gusto nyo. So, ganun lang kadali, guys. By the way, guys, another tip is magagawa nyo ito ng maayos kapag naka-revive shirt kayo. This is my new clothing line. So, kung gusto nyong magkaroon ng ganitong klaseng shirt din at pumasa sa inyong mga subjects this sem, and add to cart nyo dito sa Shopee at saka sa TikTok, pwedeng-pwede nyong kuhanin yan dyan. Ubus na po yung mga sizes, kaya let's go, guys! And ito naman, hot shot. Familiar na kayo kung nagda-drafting na kayo ng manual, nilalagyan natin ng hatch yung mga object na pinuputol natin sa plano. Kung saan natin pinutol, nandun yung hatch, diba? Dito na din papasok kung ano yung usefulness din talaga ng line at saka polyline. Kunyari, magawa tayo ng pader. Paano kung kunyari, hindi nyo naidikit masyado yung linya nyo sa pader? Yung onting butas lang siya na ganyang kaliit. Malabo na yung mata natin, naka-zoom out, diba? Hindi natin nakikita. E paano pag nagkamali ka pa, hindi ka pa naka-snap cursor, diba? So, hindi mo makikita nasa na yung endpoint. So, yun din yung usefulness ng snap cursor. May lalabas na ganitong memo. And nakakapraning siya minsan. Ayan, a close boundary cannot be determined. And magigess nyo siya, guys, pag gumagawa na kayo ng malalaking plano. Kasi minsan, sobrang dami na ng pader, hindi nyo na mapapansin kung may mga butas pa yung mga pader na ginawa nyo. Unlike kapag ang ginamit nyo ay polyline na sa umpisa pa lang, mabilis niyang madedetect. By the way, may mga lalabas na hatch creation. Ayan, may mga settings tayo sa hatch. Madalas, nakaganyan yung default setting niya. So, mako-confuse ka, ala, bakit nagiganito siya? Ito nyo lang yan ang malaking number, kunyari 1,000. So, ayan, lalaki na yung scale, kasi ito yung scale ng hatch. Ito naman, angle, literal. So, madalas, ganyan lang yan, diba? Ganyan siya, guys. So, ayan, balik na sa 90 degrees, kunyari. Ito ay color naman nung mismo linya ng hatch. Ito ay color nung background ng hatch. Ayan. Ayan. So, ito naman ay mga type ng hatch na pwede nating gamitin. So, anong usefulness niya? Kunyari, meron kang floor na gusto mo naka-tile. So, pwede mo din gamitin yung hatch. Na, kunyari, ganito yung tiles na meron ka. So, ayan. Kapag ganyan itsura niyan, ibig sabihin lang niyan, sobrang laki ng scale na ginamit natin. So, liliitan natin siya. Kunyari, 50 lang. So, ayan. Okay na siya, guys.
And last tip for today's video, huwag kayo masyadong gumamit ng sobrang daming hatch talaga. Kasi, year ako, bigla kasi nagka-pandemic, no? Inalaw kami bigla nung prof namin na mag-digital kahit naka-manual pa talaga kami nung mga oras na yon. Sa first zone, na hindi pa talaga natutuluan ng formal na AutoCAD, bida-bida ako. So, gusto ko sobrang detailed talaga nung plano ko. So, nag-hatch ako ng nag-hatch. And ang ending, naghang yung AutoCAD ko. Wala talaga dapat gumagamit ng super daming hatch kasi super nakakahang talaga siya ng laptop, guys. So, minimize nyo lang yung paggamit ng hatch nyo, number one, or kaya naman, number two, sa dulo nyo na siya i-add. Kapag wala na talaga kayong i-add, yung kalimutan mag-save, yun talaga yun. Marami pa kayong setting na makikita dito sa draw, pero hindi naman namin siya masyadong ginagamit. And para sa mga ibang field na din yung ibang mga setting dito, kaya wag nyo na masyadong pakailaman. So, I think that's all for this video muna. I hope may natutunan kayo kahit very, very light lang. And kung may mga questions kayo, drop it on the comment section. I'll be so happy to read it, guys. And kung may mga request din kayong problema nyo sa AutoCAD or sa mga ibang mga bagay-bagay sa architecture life, guys, it's Rian, your architecture student here on YouTube. And see you guys on my next vlog. Like, comment, subscribe. Bye-bye!